At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Yung mga labahin, gusto ko tapos mo na yun pagbalik ko, ha? Maliwanag? Huwag gagawin ko, ate. Dapat! Dapat mo kasing tumbasan ang bawat butil na lalamunin mo, pati ang pagtira mo dito. Oo, Ate Cheryl. Maarte ka na naman dyan. Makalis na nga. Baka masira pa umaga ko. Nay. Nay. Napakahirap po sa akin ang bawat araw. Ngayong wala na kayo. Lalo na nalaman ko hindi niya pala ako tunay na anak. Sana man lang nasabi niyo po sa akin kung sinong tunay kong mga magulang. Kasi po, kailangan ko po sila ngayon. Hello po, Aling Caridad? Veronica, salamat, sinagot mo. O ano, kumusta ka na? Po? Nariyan ko ba sa inyo? Tinanggap ka ba ni Cheryl? Sinagta ka ba niya? Nandito po ako sa amin. Dito pa rin po ako. Ay, mabuti naman. O ano, maayos na ba ang trato sa inyo ate mo? Sige po, Aling Caridad. At saka na lang po tayo mag-usap. May gagawin pa po ako eh. Pakiramdam mo, iniwasan niyang sagutin ang tanong mo? Oo. Hindi niya sinagot eh. Iniisip ko tuloy, Poldo. Baka kaya siya tinanggap ni Cheryl doon para lalong pahirapan. Posible yun. Baka gusto siyang gantihan. Balak kong kausapin si Cheryl. Huwag. Huwag, Caridad. Huwag mong gawin yun. Pero, Poldo, bakit? Baka sagutin ka niya ng pabalang. Iyon ang ayokong mangyari sa iyo. Pero gusto kong matulungan si Veronica. Hayaan mo. Magtatanong ako sa mga kakilala kong malapit ang bahay sa kanila. Para malaman natin kung ano ang mga nangyayari kay Veronica. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Napasyal ka, Poldo? Eh, kukumustahin ko lang kayo, Tatambo. Ako nga iwag mong paglakuan, Poldo. Alam ko si Veronica ang ibig mong itanong. Inutusan ka ni Caridad, ano? Eh, kasi ho, hindi mapalagay ang asawa ko. Ah? Nag-aalala siya kay Veronica. Hindi maganda ang kalagayan niya kay Cheryl. Tingin namin eh, lalong naging masungit na sa kanya. Ho? Kaya siguro, iniwasang sagutin ni Veronica ang tanong ng asawa ko. Nagkausap pala sila. Opo, sa cellphone lang. Tinawagan siya ni Caridad. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayokong magtagal pa dun si Veronica. Kaya nga sabi ko sa inyo, kunin nyo na siya.
total, kay Karidad naman siya galing. Sabi ko na eh, iniwasan niya sagutin ang tanong ko. Kawawang, Veronica. Ang mungkahi nga uli ni Tata Ambo, kunin mo na si Veronica. Total naman daw, sa'yo siya galing. Ano? Pero hindi na madaling gawin yun ngayon, Poldo. Baka magalit pa sa akin si Veronica. Kasalanan ko talaga. Kaya ngayon, naghihirap kayong dalawa. Hindi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May kasalanan din ako dahil pinili kita. Ipagpapatuloy natin ang pagsubaybay sa mga nangyayari kay Veronica habang nag-iisip tayo ng paraan para muli siyang maibalik sa'yo. Totoo, Poldo? Oo. Ngayong maliwanag ng isip ko, payag na akong makasama natin siya. At sana, hindi pa huli upang itubid ko ang pagkakamali ko. Salamat, Poldo. Maraming salamat. Dito, babae ka? Ate, bakit? Lasa na yung tinira kong pagkain dito sa paming galan. Kinain ko. Ano? Kinain mo? Pasensya ka na. Gutom na gutom kasi ako eh. Ah, pati gutom? Susunod ha? Bago ka lumamon, paalam mo muna sa akin kung pwede mong kainin ang pagkain na dito. Naintindihan mo? Oo. Kapag-inulit mo ngayon ha, hindi lang sampal matitikman mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Gusto ng kliyente ninyo na makipag-areglo? Pagkatapos niyang mapatay ang mga magulang ko? Uminahon ka sana, Cheryl. Inaamin ang kliyente kong kasalanan niya. Kaya nga abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa inyo. Ay, hindi! Hindi ko siya mapapatawad! Napakasakit ang ginawa niya sa mga magulang ko! Cheryl, handa siyang magbigay ng malaking halaga. Makatutulong ito ng gusto sa'yo, sa inyo ng kapatid mo. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Magkita tayo at mag-usap. Sa bagay, wala na mga magulang ko. Kahit ilang beses ko mang patayin yung kliyente mo, hindi na maibabalik yung buhay nila. No, sige, saan tayo magkikita? Salamat. Itetext ko sa iyo kung saan tayo magkikita bukas ng tanghali. Bye. Sige. Ate, tama ba yung narinig ko? Makikipag-areglo ka sa pumatay kina inay? At anong karapatan mong makinig sa amin nung kausap ko, ha? Pasensya na, pero sana huwag kang pumayag sa gusto nila. Hayaan mo siya magbulok sa kulungan. Wala kang karapatan na pangunahan ako! Sampid ka lang sa pamilya namin! Umalis na si ate. Makikipagkita na siya sa abogadong kausap niya kanina. Kung ako lang ang masusunod, hindi ako makikipag-areglo. Dahil gusto ko mabigyan ng katarungan ang sinapit ni na inay at itay. Pero wala akong magawa. Dahil hindi pala nila ako tunay na anak. Cellphone ko.
tumatawag. Ado. Po. Nakita ko kanina si Cheryl. Maraming pinamiling mga damit at sapatos. Ay, nakita rin po namin ang nanay ko yun, tatambo. Ay, sa kaya siya kumuha ng perang ibinili sa mga yan? Hmm, ang hinala po namin eh, baka nakipag-areglo sa naka-aksidente kina Aling Leonora. Eh, posible. Dahil maliit na ako naman ang kita niya sa patahian ng kaibigan ko eh. Dapat o, tanungin natin si Veronica. Para malaman natin. Tiyak namang hindi magsasalita si Cheryl. Suplada yun eh. Nagawa ni Cheryl yun? Oo, Poldo. Yun ang sinabi ni Veronica nang tawagan ko siya kanina. Ang batang yun. Parang wala ng pagmamahal sa magulang. Ipinagpalit sa salapi ang katarungan para sa mga yun. Ayaw nga ni Veronica. Eh, pero hindi naman siya pinakinggan ni Cheryl. Kaya nga lungkot na lungkot siya. Wala naman siya magagawa. Dahil si Cheryl ang makapangyayari sa kanila. Dahil siya ang panganay. Ano pa ang mga magaganap kay Veronica sa piling ni Cheryl? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline De La Cruz, James Quaton, at Chiquit Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jeremy Cha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, Nasaan ang Kaligayahan? Dito sa Mga Ginintuang Kasaysayan.